Mga kabalisong, magandang araw po. Ang paksa po sa araw na ito ay pakiusap ng isa nating kasamahan sa Balisong Batangas. Ang kanyang gustong matutunan ay paano baga daw aring pagpapaluag ng mga pins na mga bagong biling balisong. Eh bagamat sabi ko ho ay meron tayong materialis niyan diyan sa FB, sa albums natin, ay ang kanyang pakiusap ay baka daw pwedeng i-video para madali daw sundan. Ay di ating dadalihin na ho. Ngayon, sa ganang akin ho, ang pagpapaluag ho ng mga pinang ganito ay natural sa mga balisong na panggamit. Ano ho, ibig kong sabihin doon, pag pang-EDC at kailangan mabilis nga akong buksan, ay kailangan ho talaga natin paluagin. Pero meron din naman ho mga balisong at karamihan sa aking mga balisong ay mga hindi ko pinapaluag. Yung gahong garni, pag binukas nyo ay gayaan o madikit pa, may laban pa din eh. Ano ho? Ay hindi ko pinapaluag. Yan ho ay dahil sa trading o sa resell, mas mataas ho ang resale value ng mga lumang balisong na hindi pa ho gastado o hindi pa ho haros yung mga pin. O kaya ika nga sa ibang Tagalog ay maganit pa. Maganit pa dahil ang dating ho niyan ay luma na pero alagang-alaga at nasa mint condition. Kaya kung inyong aalagaan lang ho ang talim, ano ho, hahayaan yung lumuma at lumabas ang patina, tapos ang ganit ay gayon pa rin, yung parang bagong pagawa pa rin, ay sa ganang akin ho, ay mas mataas ho ang resale value niyan kaysa sa doon sa mga maluluwag na o hindi na maganit. Ngayon, pag panggamit, ay di, paluwagin ho, at hindi naman ho maaaring hindi papaluwagin. Dahil hindi ho madaling bubuksan, mahirap buksan, ay papaluwagin. Ngayon, pag pinaluwag niyo ho ang mga balisong niyo, mapapansin nyo lang ho diyan, natural ho yan na magkakamero ng play o galaw. Ano ho? Natural ho yan. Natural din ho yan, makikita nyo dito, ay may galaw ng kaunti. Dahil nga ho, lumuag din eh. Yan, lumuag na ho ang pagkakaipit ng dalawang are, ay di natural na may play o may galaw na ho ang talim ng kaunti. Pero hindi naman ho kaanuhan yan. Hindi naman kalakihan at sinatural. Ngayon, pagka ito naman ay sumubra na ang luag, sa kalalaro, no, kakapalagitik at papalagutok, ari naman ho, inapupukpukan ng pakaunti-kaunti din eh, no, ho, tatantsahin nyo ang pukpuk, hindi ho malakas, kaunti-kaunti lang ho, at yan naman ho ay hihigpit uli. Ano ho? Bukod ho din eh, ang pinapaluag pa rin ho natin diyan ay aribaga hong tarangka, ano ho? Dahil sabi ko nga dun sa isang video natin, magandang tarangka ay yung pagkapitik mo ng kaunting gay bukas. Para pagpalatik niyan ay bukas ka agad. So ito ho ang pinapaluwag dyan at are. So are ho ay step by step. Ang gagamitin kong balisong ay rin paggawa ko kay Manong Louie Almasan. Are ho ay aking papaluwagin na. Are ho ang kabila na rin. Kung inyong mapapansin, are ho ay maluwag na. Pero are ho yung kabila ay iwan pa. So mapapansin niyo ho, yung maganit pa, o yung may kagat pa, o may pigil pa din eh, yan ho yung mga hindi pa bumabagsak na kumpara sa gantong bumabagsak na. Ang mga gagamitin ho natin diyan ay di, ari din ho, kagaya ng dating ginamit natin, WD-40 tsaka Singer. Tapos i-step by step ko, ipopost ko na lamang at bibilayan ko kung ilang bagang papapalagitik o pabagsak ang ginawa ko bago natin napalabas yung mga sludge dito. Paliwanag ho yan maya-maya. Ngayon, ang kailangan nga ho natin diyan ay di, ako ho, ang ginagamit ko ay arigahong leather na laang, leather para mas madali. O kaya kahit na anong tela pwede, Singer oil, tsaka WD-40. Ang una ho natin gagawin diyan, ari ho papasirita natin ng ano, ari ho maganit na parting ari pa, papasirita natin na rin WD-40 para pumasok muna dito yung WD-40 sa looban ng pins, tas ari ay ating gagalaw-galawin. Ano ho? Ngayon, pasirita natin ng kaunti. Para sa 101, ika nga, ano, kaunti lang. Para hindi yung magdamusak. Pag madami eh, magdadamusak lang, magkakalat. Kaya hindi naman yung epekto niyan. Madamit ano, ang mahalaga, mapapasok niyo muna ho yun diyan. Para sa kaligtasan, ang ginagamit ko, kayo ho ay magsasapin ng basahan o kaya leather baga. Tapos inyo ho itong papagayanin, ano ho, papabukasara. Ang tip ko lang ho sa inyo, huwag nyo ho itong
bukasin ng sagad doon sa parting iyon. Huwag hong masyadong malakas din eh. Dahil kada hampas ho nito, dito sa tang pin, arihong parting ari ay mabibilog. Pag yan ay nabilog at lumaki, ang problema ho niyan, pag ibinukas na niyo ito, magkakagalaw naman ho ang inyong talimdini. Kaya pag inyo na hong pinahahampas, ang tip ko sa inyo, ay inyong haharangan ng kamay. Na ho, panagang harang ng kamay, rigger ne. Yan. Arihong daliri ninyo, di ari hawak din yan ho, para kayo hindi mataga, dahil nandito din yung talim, ay di inyong papamigilan din eh. Ari, huwag yun hong papaabutin doon sa dulo. Paghampas na din eh, ay din sa kamay na ho pupuntang gayaan. Yan, paulit-ulit nyo lang ho itong gagarnihin at iiwasang humampas ang tangpin din eh, sa kantuhang ari. Yung iba naman ay matyaga, ay ginagarni lang. Ay ako ho, mas gusto ko nila, lalo rong garni-garni, basta hindi ko pinapahampas doon. Akin ang bibilangin kung ilan ang pahampas na abutin para masabi ko sa inyo at mapakita yung makikitang sludge kaya ibabalikan ko saglit laang. Matapos gahon 2 minuto na aking ginayong gayon at nilaro, ay awa ho ng Diyos ay ano eh, lumalaban na ng maganda. Ayan o. Oh. Siya, ay di gagayin nyo pa ng mga ilang minuto uli. Bigyan nyo ng 1 hanggang 2, mararamdaman nyo naman ho yan kung yung may kagat pa o wala na. Tingnan nyo ga o. Medyo mas maluag na. Hindi mga ilang minuto pang garnahin na ho. O kaya inyong laruin. Total, ari namang kabilang parte ay ari ho ang bite handle natin. Pero ako pag nagpapalari, hindi ko pa rin ho pinapahampas ng kaiminaman para hindi mamilog. Kaya babalikan ko uli, ano ho. Ngayong ari ho ay medyo ano na, medyo lumambot na. Inyong lagyan ng tigisang patakman lang ng langis para lumabas ho yung sludge. Naho, yung langis ho kasi ay mas dahil pumasok na yung WD-40 sa pin, ang langis naman, makakapagpalabas ho yun ng mga sludge. Ano ho? Okay, babalikan ko ulit ng saglit. Matapos ho ang mga 5 minuto, mapapansin nyo na may ilalabas ho mga sludge. Yan yung bagahong dumi. Yan ho yung nakukuskus eh. Dito sa pin na to, tsaka sa mga bolster. Mas maitim ho yan pagka brush. Pero dahil ho ari stainless ang bolster, kakaunti ho lumabas. Yan yung i-spray yan na laang ng WD-40. Yan. Spray nyo laang yan. Tanggal na uli yan. Tapos ilang minutong laro. Punas. Babalikan ko uli kayo. Matapos ho ang 12 minutos, ay kainaman na ho ang iniluag. Pwede na hong laruin. Yan. Ay hindi ko na ho kasi nung papaluagin pa dahil nga ari naman ay luluag pa sa paglalaro ko. Pero gayan lang ho ang kinalabasan. Mararamdaman niyo ho yan dito na wala na halos kumakapit. Pero kainaman pag binagsak niyo ang talim at inyong inan ay bumubukas na, huwag din naman kagad ho yung masyadong gulay na gulay. Yung kainaman lang ang sana ho ang gagamitin natin. Ngayon, ito mga ganito, ito yung mga sludge na nakuha natin. Din eh. Huwag ko kayong maano dyan na madami kayong nakukuha. Sadya hong lalabas iyan dahil yan ho ay bakal. Ngayon, kung bago ho ang inyong biniling balisong pa, na ho, at yun naman ay hindi pa ho madumi ang talim, ay di punas na lang ho ang ano yan, pinakapinali yan. Dahil yan naman ay gumapang na ho diyan ang WD-40, ang langis, ay di punas na lang ho. Tapos sisiguraduhin nga, kagaya na sabi ko na ano, sa isang video, ako ay inaalis ko yung mga tira-tirang WD-40 o langis man diyan. Ngayon, kung yung itatago, kagaya na sabi natin sa isang video, pwede pataka na lang ho ng kaunting langis, ano ho? At isang ano, wag sa talim ha, sa gulugod. Sa gulugod ang hagod. Ayan, edi inyong pupunasan ng gayan, edi pantago na. Ano ho? So, sa madalit sabi, ari ho ay pinapalawag laang sa pamamaraan ng pagpapagalaw-galaw. No? Kanina ay maganit pa. Ngayon, may kaunting ganit pero hindi ko na masyadong papalawagin para hindi masyadong magulay. Pero ari ho ay nalalaro na. So, ganyan lang ho yan. Sundin nyo din lang kung ano nakalagay na sa ating FB sa album. At itong ginawa kong video ay dali. Mapapalawag na nyo. Marami pong salamat!